Birthday, anniversary, kasal, Father's Day, at Pasko. Hindi mo mawawala ang cake. Hello, welcome sa Bayanihan. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na. Sama na rin natin yung bell. Ang Goldilocks Bake Shop ay sinimula ng magkapatid na sina Milagros Lilin Yi, Clarita Lilin Go, at ang sister-in-law nilang si Doris Wilson. Sila Milagros at Clarita ay dalawa sa siyam na anak nila Pascual Lilin at Trinidad Tansyoko. Nung World War II ay natuto si Milagros magluto habang si Clarita naman ay naging interesado mag-bake dahil sa regalo ng magulang niyang portable oven sa kanya nung 10 taong gulang pa lang siya. Ang nagturo sa kanila magluto at mag-bake ay ang tatay nila. Di nagtagal ay nagsimula silang mag-bake sa apartment nila sa Makati. Mga doktor, nurse at pasyente ang naging customers nila dahil malapit sila sa hospital. Napagdesisyonan nila na magsimula ng maliit na bake shop nung makatanggap sila ng mga request para sa cakes. At Goldilocks ang napili nilang pangalan dahil sa gold at luck, simbolo ng yaman at tagumpay. Sinimulan nila ang Goldilocks Bake Shop noong May 15, 1966 sa 2300 Pasong Tamo Street sa Makati. Ito ay may laking 70 square meters na 3-story building. Binuksan nila ang una nilang branch na may 10 lang na empleyado at 2 cake lang na nakadisplay. Ang mga cake nila ay sa bahay ginagawa, kaya fresh to lagi at sold out to araw-araw. Sa unang araw ng pagbukas nila ay 574 pesos ang kinita nila. Isang taon nang nakalipas, napagdesisyonan nila magbukas bilang coffee shop na kakaiba pa noon. Meron silang 4 na lamesa at iilang upuan lang. Nag-serve sila ng short orders. Sotanghon, pansit palabok, arroz caldo, fresh lumpia, ham sandwich at halo-halo. Nagbukas rin sila ng store sa Mandaluyong matapos ang 2 taon. 1969, nagsimula naman sila mag-cater sa mga kumpanyang tulad ng Philippine Airlines, Air Manila, Filipinas Orient, at Monte de Piedad. Hanggang nag-cater na rin sila sa Malacanang. Kasama rito ang pagbisita ni Pope John Paul II para sa beatification ni St. Lorenzo Ruiz noong 1981. 1970, nagbukas sila ng branch sa Artesia, California, USA, at pumatok to lalo na sa mga Pilipino. In 2010, pinalitan naman nila ang logo nila mula ito na naging ganito. Nagdiwang sila ng 50th year nila noong 2016. Ngayon, more than 600 stores na ang Goldilocks worldwide. Tila isang fairy tale ang naging kwento nila Milagros, Clarita at Doris. From once upon a time sa Makati hanggang sa maging isa sa pinakasikat na bake shop sa Pilipinas. And they lived happily ever after. Kaninong kwento pa ang gusto mong malaman? Comment mo lang sa baba. Hanggang sa muli, magbayanihan tayo.